Magandang gabi po sa mga Peter at sa mga gusto pang mag-Peter. So, sa mga comments na in-upload ko nung nakaraan, yung sa paano ginawa ang tubo na hindi na kailangang tanggalin yung luma, maraming nag-comments doon na baka raw hindi tatama yung butas sa plants. At saka yung iba naman, sabi na paano kung hindi na shipyard ang gumawa ng tubo, ang gumawa daw yung sa ship fitter na. So may mga diferensya na daw doon, baka sumablay. Tuturo ko sa inyo kung paano ko itama yung mga dati pang ginawa ng mga fitter na ibig sabihin na modification na. Meron akong mayroong jabores sa akin na sa freshwater line to generator. Ito 'yon. Yan. Ngayon, itong tubo na to mahirap to ikutin dahil gawa nung ang clearance dito nasa mga 25 mm or 1 inch. So ang ituturo ko sa inyo kung paano ko itama to. Kasi itong tubo na to, ginawa to ng mga ship fitter noon pa na sila ang sumampa dito. Bale, modification nila to. Ngayon, kamukha nung sinasabi ko, hindi pwede tanggalin gawa nung under generator. Yun ang nagsusupply dong itong nagsusupply ng tubig doon sa papuntang expansion tank. Papalitan na to mga kamyuhan sa puerto or di na kailangan ng generator ng marami, pwede naman isa. So maaring matanggal sa puerto. Kamukha ng sinasabi ko na hindi ko na kailangan pang baklasin yung luma dahil may mga paraan pa rin dyan. Yung mga nag-comment sa akin na baka pwede i-video mo kami sa kung paano itama yung butas sa plants na hindi sumablay. Ngayon, ito na yung drawing, ito na yung sukat, inakyat ko dun sa taas. Ito na yung mga sukat na kinukunan ko. Kaninang umaga, ito yung trabaho ko. Kaninang umaga. Ngayon, mayroon akong ginawa ko na yung tubo. Kakatapos lang yung tubo, ginawa ko na. Yan na. Itong tubo na to, ito yun siya. Itong tubo na to, ito yun. Ito. Kasi mayroon siyang reducer dito. Ito, no? May reducer. So, ngayon, ang ginagawa ko, ito na siya, yung plants na to. Yung plants na to, ito yung plants doon sa dulo. Ngayon, para maitama mo, dahil tabingi naman doon, dahil ang gumawa noon yung mga sinauna pang fitter, ang sinasabi ko sa inyo, ito yung sinasabi na revolving. Umiikot siya, oh. Makita nyo? Umiikot siya. Kahit anong angle doon sa butas, makukuha mo pa rin dahil umiikot siya. Ganyan. Makita nyo, oh. Yan, oh. Yan. So magturno, magkating lang kayo ng plansa, tapos iturno nyo yung diameter, yan na siya. Tapos lalakihan nyo yung plansa, ito na ngayon. Ngayon, sinasabi nila, baka sablayan ginawa mo. Hindi tayo sumasablay dito, dahil itong plansa na to, naiikot. Diba? Oh, paano ka sumasablay dyan? Iumiikot yan. Kaya ginawa ko to, dahil yung plants doon wala sa eskwala. Yung plants doon ako nakaganon. Kasi normal sa plants nakaganyan siya sintro. Pero ang nandoon nakaganon siya. Kasi pabrikit lang ng mga fitter 'yon. Hindi galing sa shipyard. So ngayon ang ginawa ko para maitama ko pa rin kahit ganon ang posisyon ng plants doon, kaya umiikot siya ang ginagawa ko. Ngayon, ito na siya. Yan. Pati dito sa branch, umiikot pa rin. Wala ka pa rin sablay. Kasi umiikot din to.
Oh. Umiikot pa rin 'yan. Yung nagsasabi na sablayan, hindi. Hindi ito sumasablay. Ito yung tinatawag na revolving flange or rotating flange. Diyan na siya, oh. Ganyan. Umiikot na siya, di ba? Oh, ganun din dito sa kabila. Lahat umiikot to dahil yan na. Umiikot din to. Oh. Umiikot din 'yan. Oh. Umiikot. Kaya wala kang sablay dito. Tsaka itong overall length niya, nag-allowance na ko ng 3 mm para sa gasket. So bawasan mo ng 3 mm para sa gasket. Ito na siya. Yun, ito yung natapos na. Ngayon, yung isa naman, yung karugtong nito, yung ito sa taas, ganun pa rin. Yung original na plans do na gawa ng mga saon, sinaon ng mga Peter, tabingi pa rin. So, ang ginawa ko, ganun pa rin, rotating pa rin siya. Ito na. Yan o. Rotating pa rin siya. Bali, dalawang tubo to, mahaba. Yan na. Rotating pa rin siya. Wala kang kawala dyan. Kahit ito, kung anong angle doon, iuna mo to siya. Iuna mo ikabit. Ito, iuna mo sigabit. Halimbawa, ganito ang angle niya. Or ganyan. Or ganon. Okay lang. Iuna mo ikabit to. Itong maliit, iuna mo ikabit doon. Saka pag nakuha mo na yung position doon, saka mo ikabit to. Walang problema to. Umiikot-ikot pa rin to. Walang problema sa plansa. Umiikot yan, oh. Ito yung paraan kung paano mo diskartihan yung mga fabrication sa mga Peter sa barko. Yung mga sinaunang Peter. So, kaya pa rin natin baklasin. Gumawa tayo ng tubo na bago na hindi pa nabaklas yung luma. Kamukha nito yung mga style ko. Umiikot siya, di ba? Oh. Malaking bagay din to. Ito. Iuna mo lang to, ha. Sasabi ulitin ko. Iuna mo lang itong ikabit doon para maposisyon niya. Ngayon, pag naposisyon na siya doon, saka mo ikabit itong magkabilang dulo. Kasi magkabilang dulo nito, parehas rotating. Kabila, tinan mo, rotating pa rin to. Yan o. Yan o. Rotating pa rin to. Kabila. Rotating pa rin yan o. Oh, wala. Ngayon, yung mga nag-commence doon, yung mga nag-commence na baka patsamba o sablay dahil sa gawa ng mga sinaw ng Peter, hindi gawa ng shipyard. Halimbawa, idudugtong mo yung dalawa. Idudugtong mo yung dalawa. Kamuhan yan. Idudugtong ko. Halimbawa. Oh, halimbawa. Naka-fix to doon. Halimbawa, naka-fix to. Palagay natin, tabingi, nakaganyan. Tabingi siya. Nakaganyan. Oh, ngayon. Ngayon yung plans mo ito, naiikot to eh. Susunod yan. Kung anong position sa luma, susunod yan. Kasi umiikot. Itong isa, umiikot. Oh. Umiikot yan, oh. Kahit anong position doon, umiikot yan. Kamo ka na ito, ikakabit ko, ha? Position doon, kuha mo pa rin dahil ang isang plansa dito umiikot, sumusunod yan sa ano, sa kung anong forma doon sa luma. Gagawin nyo.
kasi nakakatulong to sa ating mga Pilipino na fitter para mapabilis yung trabaho. Kahit sa kabila, baliktarin natin, ganun pa rin yan. Yan na. Ganyan lang kasimple. Yan, ganyan lang kasimple. Mga nag-comments na baka patsamba o sablay dahil sa gawa ng mga sinaw ng Peter, hindi gawa ng shipyard. At noon na doon, yung dito, buong plansa to dahil naka-welding doon, ito lang ang mayroon siyang, ito lang siya ang umiikot. So, ganyan na, halimbawa, ganyan na, no? Tignan mo. Yan na siya, oh. Oh. Haba niyan. Yan, ganyan. Yan na. Ganyan lang kasimple ang paggawa ng plans na revolving. Gaya ng pinapangako ko sa mga baguhan na sabi nila, kakapit pwedeng mag-videohan yung revolving kung paano ginagawa. Yun na to. Ito na yung ginawa ko. Press water line to. Ngayon, dito sa plansa na to, ito turno mo to para pantay ang lab ang base niya dito. Tuturno mo to outside. Ngayon, paano magturno nito? Sasabihin nila paano magturno nito. So, dahil maliit siya. So, ganito ang gawin nyo. Magcutting kayo ng plansa na halimbawa ang sukat nito palagay natin 100 mm, palagay natin lang ha, example lang to, 100 mm. Magcutting kayo ng 110, so 110, ngayon kunin mo yung gitna, lagyan mo ng tubo, weldingan mo ng tubo para maipit dun sa turno. Ngayon uunahin mo tong outside, tutunuhin, kukunin mo yung tamang diameter, tamang outside diameter. Ngayon, pag nakuha mo na yung tamang outside diameter, tatanggalin mo yung tubo, tsaka ito na naman iipit mo sa turno. Iipit mo sa turno, dito magbubutasan mo ng ano, butasan mo ng barina, drill, butasan mo ng drill dito, tapos yung tool bit na pang-bore, boring tools, yun ang ipangano mo dito para makuha mo yung inside diameter na magkasya itong tubo na ipapasok mo. Ngayon, wi-weldingan mo diyan sa likod, tsaka dito sa harap, weldingan mo rin. Yan, wi-welding yan eh. Welding. Yun, yun na yun. Tapos, bago mo i-welding yun, huwag mong kalimutan na ipasok mo na yung plans. Pero yung plans na to, nakikita mo to, may bevel to, may bikat. Kasi yung welding dito sa likod nito, yung welding dito sa likod nito, so na, itong welding na to, kung hindi mo lagyan ng bikat dito, bubukol yan. Kamok, gaganyan yan, o, ganyan, o, agwat. Ngayon, pag mayroon siyang bikat, o, kita mo, flat na flat pa rin siya, di ba? Kita nyo, ito ba na, tina mo. Pag may uwang lang bikat yan, ganyan yan. Pero pag may bikat, flat na flat siya, di ba? O. Yan. Flat na flat siya, di ba? Ngayon, kaya ang may purpose nito, mayroon siyang bikat para papasok yung bukol, umbok ng welding dito. Yung umbok ng welding na to, papasok dito sa bikat. Kaya, ganon. Tapos, lahat ng plansa, ganon. Ito, ginagawa to pag medyo maliit lang na plansa, ganito. Pag medyo malaki na, ang ginagawa ko, tinuturno ko to, binabaon to. Ito, binabaon dito sa plansa para pag ganun ko, baon na siya, pantay pa rin. Pantay pa rin siya. Wala, hindi kamukha nito na mayroon pa siyang sabit.
ginagamit ko lang to dahil maliit siya. Maliit yung plansa. Kaya ang ginawa ko, nagbikat lang ko dito, tinurno ko doon. Ginawa ko to ng 30 degrees. 30 degrees, isitin nyo yung torno doon sa tulbit handle, isitin mo ng 30 degrees. Ito yung resulta sa 30 degrees. Ngayon, para pagpasok mo dito sa may bukol na welding, pantay siya. Pero gaya nung sinasabi ko, pag malakihan na, itong diameter nito, ito ibabaon dito sa plansa para pag ganun mo, flat na flat siya. So, yun na, wala na akong masabi. Kung may mga request pa kayo na gagawin natin, kung may time na tayo, ngayon mag quarter to tina. So, kailangan na rin kong magpahinga. Ginawa ko lang to dahil sa mga comments sa mga kapwa nating Peter na mapatunayan na at saka yung matutunan ng mga ibang mga Peter o yung gusto pang mag-Peter na makagawa din sila ng ganito na tinatawag na rotating o revolving plans. Ito. So, ginagawa namin dati to sa shipyard pag magdudugtong na yung accommodation at saka yung kuberta pag idugtong. Ito yung ginagamit namin. Pero nakabaon yun. Nakabaon itong ano na to, nakabaon dito. Para pag dikit sa lahat ng tubo, insakto. Ayan na. Nakita nyo ha, lahat ng plansa, hindi ko na ipapakita lahat, basta lahat ng plansa, mayroon siyang ganito, 30 degrees, para doon sa dito, para doon sa likod nito, yung umbok niya. Yun lang, wala na akong masabi pa sa inyo, ito lang maibigay kong idea sa inyo. Ngayon, kung mayroon kayong mga idea na mas maganda pa dito, mas maigi, para ma-upgrade din yung kalaman natin. So, marami pong salamat sa nakinood o nanood itong video na to. Yung hindi pa naka-subscribe, pakipindot lang yung subscribe din sa baba na kulay pula, pindutin nyo at saka yung notification bell para sa sunod na mga video ko, ma-update kayo. Wala akong itatago dito na ideas. Ibibigay ko sa lahat to para sa mga ating mga Pilipino na Peters at saka yung mga Pilipino rin na gusto mag-Peter, lalo na yung in-encourage ko yung mga sa land job. Yung mga nasa land job, mas maganda dahil biyasa na sila sa mga tubo, so di na ganong mahirap ang sadihan nilang dito sa barko yung mga overhauling sa mga maliliit na mga makinarya. Total na may mga engineer naman, tulong-tulong naman tayo dito. Kahit anong trabaho, tayo mga Peter, para tayo mga messenger, kahit ano-ano na lang. Basta, ang importante, mapagana ang makina na walang problema. Kung may mga problema, kailangan i-retify agad. Ito na yung tuba na tanggal namin. Ano? Dalawang tubo. Ngayon, nasa taas na yung sinabi namin. Ano? Yan yung condition. Yung unang condition, ito yun. Yan yung condition.
pa yung pag-issue na. Yan na. Wala ka nang babalikan dito dahil walang labis, walang kulang. Yan na. Matama lahat. Dahil kaya na sinasabi ko, rotating plant dito. Okay. Balik tayo. Nakikol. Yan na yung mga lupa, oh. Kompleto na tayo dun sa rotating plans na kahit pabrikit ng mga peter na hindi na sintro, ngayon gumawa tayo ng paraan para masintro. Yan ang tinatawag natin na revolving plans or rotating plans. Ngayon, marami po salamat, kompleto na tayo. God bless po. At yung hindi pa nakasubscribe, pindutin na lang yung kulay pula dyan sa baba na subscribe para masundan yung mga idea ko at makuha niyo yung mga dapat kukunin. Kung may i-upgrade kayo, mas maigi. Maraming salamat at God bless.